Okay, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Tunay nga po na napakabuti po ng ating Panginoon sa nagdaang linggo. At hindi lamang po sa kanyang pagpapala na kanyang binibigay sa atin, sa ating pamilya, kundi lalo higit po ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang proteksyon sa bawat isa sa atin. And ngayon po ay ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Sabi po doon sa lyrics na ating kakantahin, "In Christ alone, He is our cornerstone. The weak made strong in the Savior's love. And through the storm, He is Lord. He is the Lord of all." Sa mga pinagdadaanan po natin ngayon, hindi po lingid sa kaalaman ito ng ating Panginoon. Lingid po sa kanyang kaalaman ang ating mga pinagdadaanan. At ang pangako ng Panginoon ay narito siya sa ating kalagayan. Hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. Ilaan po natin ang oras na ito sa pagpupuri sa ating Panginoon sapagkat tanging pag-asa at kapayapaan lamang po. Itong mga bagay na ito ang matatagpuan natin sa Panginoon. Oh, no.
righteousness alone. Faultless I stand before the throne. Let's sing it one more time. Shall come with trumpet sound. Oh yes, Lord. Oh, may I then in Him be found, just in His righteousness alone. Faultless I stand before His throne. Worship Him. Let's worship the Lord of Lords, the King of Kings.
Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Sapagkat ito ang nararapat. Ito ang matuwid na gawin naming iyong mga anak na ikaw ay parangalan, ikaw ay sambahin, papurihan at pasalamatan. Ito po, Panginoon, ang ninanais po namin sa aming buhay. Dahil po napakabuti po niyo sa amin. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay kumikilo sa aming pong buhay na kahit kailan, hindi niyo po kami pinapabayaan. Ama naming Diyos, gusto po naming ikaw ang maging sentro ng pagsambang ito. Ikaw, Panginoon, ang sumapuso ng bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, ang lagi po naming iisipin. Tulungan niyo po kami na maihatid po namin ang aming pong pagsamba sa inyo. Ihayag mo, Panginoon, ang inyong pong makapangyarihang salita na nakapagbabago ng aming pong buhay. Hindi lamang ng aming buhay, maging ng aming pananaw. Kung gaano ka kabuti. Dalangin po namin, Panginoon, ang bawat anak po ninyo na nasa kanilang mga tahanan na ngayon, Panginoon, ay taus-pusong sumasamba. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kaalaman, karunungan, upang sa magkagayon, Panginoon, ang iyong pong salita ay hindi po mauwi sa kawalan, kundi aming pong pakinabangan sa aming pong buhay. Maraming pong salamat sa pangalan po ni Jesus, kalakip ng Espiritu Santo. Amen. Muli po mga kapatid, magandang umaga po sa ating pong lahat. Yan. Sa buwang ito ay pag-uusapan po natin yung ating pong tema, yung ating pong theme, I will honor God. Ngayon, itong linggong ito, itong oras na ito ay pag-uusapan natin itong them that honor me. Sila na nagpaparangal sa akin. Yan po ang pag-uusapan po natin. Ganito po ang tatakbuhin ng ating pong series. Ano po? Sa mga susunod na linggo ay pag-aralan po natin kung paano ba natin mapaparangalan ang Diyos at ano ang kahulugan nito sa ating buhay sa panahong ito na tayo ay mayroong mga pagsubok na dinaranas bilang isang bansa, bilang isang pamilya at bilang isang individual, tayo ay mayroong pinagdadaan ng mga pagsubok. Sa kabila ng mga bagay na ito na ating nabanggit, paano pa nating pinaparangalan ng Diyos? Meron po tayong kakaibang mga ginagawa sa ngayon, katulad ng ating pagsamba. Hindi po katulad ng dati na tayo po ay nandito sa bahay-sambahan, tayo pong lahat ay umaawit, nagpupuri, nakikinig ng salita ng Panginoon, nananalangin sama-sama. Subalit ngayon ay nandyan po tayo sa ating pong mga tahanan na alam ko na marami pong sagabal. Marami pong challenges. Marami pong aagaw sa ating atensyon. Ang katanungan na lamang ay ganito, paano pa nating pinaparangalan ang Diyos sa kabila ng mga bagay na nangyayari ngayon? Sa ating pagsamba, paano pa nating maihahatid sa Diyos ang parangal? Sa ating buhay, sa ating kinikilos, sa ating iniisip sa araw-araw, marahil maraming nababagot, naiinip, paano pa tayo nakapaghahatid ng karangalan sa Diyos. Itong pag-aaralan natin ngayon, them that honor me. At ito ay pakikinabangan natin ng mas malalim na pagkaunawa kung ano bang ibig sabihin ng honor o parangalan ang Diyos. At itong kasaysayang pag-aaralan natin ay makapagbibigay sa atin ng idea doon sa dalawang panig na
yung isang panig ay nagparangal sa Diyos, yung isang panig naman ay lumabastangan sa pangalan ng Diyos sa hindi nila nalalamang pangyayari. Ganito po, nung mga panahon na yon, ang Israel ay dumaraan sa isang madilim na kasaysayan ng kanilang bansa. At sabi dito sa kahuli-hulihang verse, chapter ng hukom, ng mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. Ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Okay, narinig natin yon, napansin natin yon. Ginawa ng tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Hindi nila hinahanap kung ano ang nakalulugod sa paningin ng Diyos, kanya-kanya sila, kaya lamang isang makasarili. Ginagawa na nila kung ano ang gusto nila. At nung panahon na yon, kaya itong hukom, ay hukom ang pangalan nung book na ito, dahil wala pang hari noon, ang namamahala sa kanila ay mga hukom. Nung panahon na yon, wala silang kinikilalang Diyos, wala silang kinikilalang hari. Kaya bawat isa sa kanila, nagpaparangal sa sarili nilang kakayahan, kagustuhan, sarili nilang paningin, at nawawala ang Diyos. At nung panahon na yon, dito pumasok ang kasaysayan ng isang babae na nagngangalang Hana sa iba. Ang asawa niya ay si Elkana. Si Elkana ay mayroong dalawang anak. May dalawang asawa, si Penina. Doon sa isang asawa niya, mayroon siyang anak. Si Hana, walang anak. Tingnan natin ang kasaysayan. Dito sa dalawang ito. Okay, sa dalawang panig na ito. What are the differences between honoring God and honoring ourselves? Sa kasaysayan ni Hana, makikita natin kung ano ba ang kahulugan ng pagpaparangal sa sarili at pagpaparangal sa Diyos. Baka kasi kung pagkaminsan ay hindi na natin napapansin, nakapokus na ang ating pagsamba sa sarili. O nakapokus na ang pagsamba hindi sa Diyos. O nakapokus na ang buhay natin sa sarili at hindi na sa kapangyarihan at magagawa ng Diyos. Doon sa magagawa na ng tao, sa kamay ng tao, sa kapangyarihan ng tao nakapokus at hindi sa kapangyarihan at magagawa ng Diyos. Kaya tuloy, nawawala ang karangalan ng Diyos. Ano ba talaga ang pagkakaiba nito? Honoring God, unahin natin ano, kasi differences ang pinag-uusapan natin. Ibig sabihin noon, titignan natin yung honoring God at saka yung honoring selves. Honoring God involves presenting our best to the Lord. Ito ang nakapagpaparangal sa Diyos, yung ibinibigay natin yung best natin sa Panginoon. Maaaring maraming mga tao, maging ang mga Kristiyano, binibigay nila yung kanilang best, yung lahat ng kanilang makakaya ay binubuhos nila, pero hindi sa Diyos, kundi dahil gusto nilang maparangalan. Wala doon sa giving our best. Marami naman talagang nagbibigay ng giving their best. Pero ang tanong, kanino? Kanino? Kahit yung mga lumalaban sa competition, binibigay nila yung kanilang best. Pero kanino? Para sa sarili, para sa bayan, o para kanino? Hindi natin pag-uusapan dito. Hindi lang natin, pero pag-uusapan siyempre natin, yung presenting our best. But to whom? Kanino? Tingnan natin. Sa Samuel, 1 Samuel, si Hana ay walang anak. Nanalangin siya sa Panginoon. Dahil siya ay kinukutya ng isang asawa pa ni Elkana na si Penina. Lagi siyang umiiyak, lagi siyang inihiya. Sa araw na nanalangin siya sa templo, sabi niya, Panginoon, kung bibigyan po ninyo ako ng anak, akin pong ipinapangako, aking ipinapanata ng magiging anak ko.
ay ipagkakaloob ko sa inyo sa templo at siya ay maglilingkod sa inyo sa kanyang buhay, sa buong buhay niya. Nung siya ay nananalangin, napansin siya ni Eli, sapagkat si Eli noon ang high priest. Sabi niya, lasing ka na naman. Sabi niya, hindi po ako lasing. Hindi po ako lasing. Ako ay nananalangin na sana pagkalooban ako ng Panginoon ng anak. Sabi ni Eli, sige, umalis ka na at pakinggan nawa ng Diyos ang iyong dalangin. Nagkaanak, kinawaan ng Diyos si Hannah at nagkaanak siya ng isang lalaki ng pangalan ay Samuel, na ito ang sumulat ng kanyang kasaysayan, Samuel. Nung siya ay nanganak na, natural sa mga Udyoy na ito ay dinadala sa templo. Ito ang nangyari. Nang maawat na ang bata, dinala siya ni Hannah sa bahay ng Panginoon sa Silo. Nagdala rin siya ng 3 taong gulang na toro, kalahating sako ng harina at katas ng ubas na nakalagay sa balat ng sisidlan. Lumaki na yung bata na kanyang ipinanalangin. Itong si Samuel, katulad ito ni Samson. Pareho silang nasa right, yung hindi pinuputulan ng buhok. Kaya hindi lamang si Samson yun, nung hindi pinuputulan ng buhok, pati si Samuel. Verse 25, pagkatapos katayin ang toro, dinala nila si Samuel kay Eli. Sinabi ni Hannah kay Eli, kung natatandaan po, o kung natatandaan niyo po, ako ang babaeng tumayo rito noon na nananalangin sa Panginoon. Hiningi ko po ang batang ito sa Panginoon at ibinigay niya ang kahilingan ko. Kaya ngayon, inihahandog ko po siya sa Panginoon. Maglilingkod po ang batang ito sa Panginoon sa buong buhay niya pagkatapos ay sumamba sila sa Panginoon. Pagkatapos ay sumamba sila sa Panginoon. Honoring God involves presenting our best to the Lord. Makikita natin yung kanilang pagsamba. Si Hannah, noong wala pa siyang anak, sumasamba siya, nananalangin siya. Nung magkaanak, ito ang unang anak niya. At kung mababasa natin ang kasaysayan ito mula sa verse 1, ang sabi doon, siya ay baog. Subalit nagkaanak siya. Ngayon kung ikaw ay walang anak at ikaw ay baog at nagkaanak ka, ito ang pinaka-best mong iyahandog, yung anak mo. Hindi niya ipinagdamot. Actually, hindi lamang yun ang nihandog niya. Naghandog sila ng toro. Pero ito ang pinaka-best. Hindi yung toro. Hindi yung kambing. Ang pinaka-best na inihandog niya ay yung kanyang anak na matagal niyang inihintay. Inihandog niya sa Panginoon. Ito yung sinasabi natin, ang pagpaparangal sa Diyos ay mayroong kaakibat na pagbibigay ng pinakamahusay natin sa Diyos. Yung pinakamahusay. Hindi yung tira-tira. Hindi yung kapag mayroong akong oras. Hindi yung kapag mayroon akong panahon. Hindi yung kapag malakas ako. O kaya naman, kapag mahina at may sakit at saka nagkukumahog, pumunta sa mga paglilingkod. Nung malakas, inubos ang lakas sa kung ano-ano. Kaya ngayon, hindi na best ang naibibigay, kundi tira-tira na lang. Bakit? Yung kasing best ng lakas, yung best ng talent, yung best ng pera, yung best ibinigay na sa iba, inubos na sa iba, ang natira sa Panginoon. Hindi yun ang honoring God. Tingnan natin. Hannah knew that what she had to offer was only that which God had already given. Kung ano yung inihahandog niya, alam ni Hannah na yun ay bigay lang din ng Panginoon.
Alam niya yon. Ipinanalangin niya yon eh. Nag-pray siya, Lord, bigyan niyo po ako ng anak. At pangako, iyahandog ko sa inyo. Kaya yung anak niya na yon, alam niya wala siyang kapasidad na manganak, pero nanganak siya. Kaya yung batang si Samuel, alam niya na galing sa Diyos. Kaya kung ano ang galing sa Diyos, yun lamang ang inioffer niya. Kaya wala tayong pansarili talaga. Lahat lang naman talaga ng ibinibigay natin, inioffer natin sa Panginoon, galing naman talaga sa Kanya. Eto na. Honoring God involves presenting our best to the Lord. But honoring selves involves keeping back the best for our pleasure. Yung pagpaparangal sa Diyos, ibinibigay yung best. Yung pagpaparangal sa sarili, pinipigil natin yung dapat sana sa Diyos. Tapos, yung dapat sana sa Diyos, ginagamit natin para sa sarili nating kaligayahan. Yung satisfying selves. Yung dapat sana isa Diyos. Kaya mo ginagawa itong bagay na ito para masatisfy ka. Hoy, nagbigay ako, sarap sa pakiramdam. Umawit ako sa Panginoon, ang sarap sa pakiramdam. Yung pakiramdam eh, yun yung minsan nawawala tayo sa sarili. Akala natin pag masarap sa pakiramdam, yun na yun. Mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos ay hindi based sa emotion. Based on truth. Marami naman talaga emotional. Marami lumuluha. Meron nga para sa iyo, pumunta sa templo, dinadagukan pa niya ang kanyang sarili. Sumasamba siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, salamat po. Salamat po, Lord. Napaka-emotional niya. Hindi po ako katulad nung katabi ko. Emotional yon. Emotional. Anong sabi ng Panginoon dun sa mga hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa harian ng langit? Anong sabi ng mga tao? Lord, nagpalaya po kami ng demonyo. Gumawa po kami ng kababalaghan. Sumamba po kami sa inyo. Lahat po ay ginawa po namin. Napaka-emotional. Yun ang nararamdaman nila. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Dahil ang sinasatisfy yung sarili at hindi ang Diyos. Ito ngayon, sabi dito sa verse na ito, masamang tao ang dalawang anak ni Eli. Okay? Si Eli, yun yung pinag-iwanan kay Samuel. Si Eli, may anak. Si Eli, ang pinunong pare, may dalawa siyang anak na pari, saserdote. Masasamang tao ang dalawang anak ni Eli. Hindi sila sumusunod sa Diyos. Okay, makikita natin yung kaibahan. Mga tao ito na nakatira mismo sa templo, mga tao ito na mga relihiyoso na nanag-aakala na pinaparangalan nila ang Diyos. 13. Dahil hindi nila sinusunod ang mga tuntunin tungkol sa bahaging pagtanggap ng mga pari galing sa handog ng mga tao. Ito ang kanilang ginagawa. Kapag may naghahandog habang pinakukuluan ang mga karning inihahandog, pinapupunta nila roon ang alipin nila na may dalawang malaking tinidor na may tatlong tulis. Aquaman. Ha? Panood niyo yung Aquaman? Yung may tatlong tulis na ganon? Ito, anong ginagawa nila? Pagkatapos, tinutusok ng mga alipin ng karne sa loob ng kaldero at palayok. Ang matusok ng tinidor ay ang bahaging mapupunta sa mga pari. Ganito ang kanilang ginagawa tuwing maghahandog ang mga Israelita sa silo. Kurap! Kurap sila! Handog na nga kinukuha pa nila. May naghahandog, ang ginagawa nila, tinutusok nila. Kung ano yung matusok, kanila, eh siyempre, matutusok mo lahat yan, tatlong tulis.
ay dala lahat yun, wala nang maihahandog. Anong nangyari? At bago pa masunog ang taba ng karne, pumupunta na ang mga alipin at sinasabi sa naghahandog, bigyan mo ang pari ng karneng maihaw. Hindi siya tumatanggap ng pinakuluan. Hilaw ang gusto niya. Kurap ang pari. Kapag sinabi ng naghahandog na hintayin mo nang maihandog ang taba ng karne bago sila kumuha ng gusto niya, sasagot ang alipin, hindi maaari, kailangan ngayon mo ibigay dahil kung hindi, aagawin ko yan sa iyo. Ito yung mga nagpaparangal sa Diyos, sa templo. Kunwari, akala nila, kasi sila yung dadaanan ng handog. Sila yung may bahagi sa handog. Pero kinukurap nila. Nakatutok kasi ang karangalan na pangsarili. Kaya kakaiba doon sa kay Samuel, nanay ni Samuel, kay Hannah. Sapagkat binigay niya ang best. Ito namang mga ito, ang pagkakaiba, yung naghahandog, kinukuhanan pa nila. Pansarili. Pansarili. Malaking kasalanan sa paningin ng Panginoon ang ginagawa ng mga anak ni Eli. Dahil hindi nila iginagalang ang handog para sa Panginoon. Malaking kasalanan. Anong kasalanan nila? Hindi nila nirerespeto, iginagalang ang handog para sa Panginoon. Kasi ang iniisip nila, pangsarili. Pangsarili. Kaya mag-iingat tayo. Doon sa kung anong bagay man, ang iniisip, ginagawa natin. Baka kasi, nakukuha natin yung karangalan na para sa Diyos. Tutuloy natin. Honoring God involves presenting our best to the Lord. Whatever I have, it is available to the Lord. Plans, friends, talents, anything. Yan ang honoring God. Lahat ng meron tayo, available sa Diyos. E ano naman yung honoring selves? Ito. Honoring selves involve keeping back the best for our pleasure. I am offering my whole life in the service to God. Therefore, I can keep back what which I believe belong to me. Ay, naglilingkod naman ako eh. Kaya kailangan may kapalit yun. Naglilingkod naman ako eh. Yung ginagawa nila. Ng mga anak ni Eli. E naglilingkod naman ako sa templo, kailangan meron akong kapartid doon sa mga handog. Yun ang nasa isip nila. Ang nasa isip nila, kung pagkaminsan ay sinasaisip din ng mga tao na bubuhay ngayon. O eh, naglilingkod naman ako sa Panginoon, ay sumasamba naman ako sa Panginoon, kailangan meron akong makuha. Nakatutok pa rin sa sarili. Yung pakinabang. Hindi yung pasasalamat, hindi yung parangal sa Diyos, kundi yung anong pakikinabangan ko sa Diyos. Kaya ako sumasamba dahil meron akong gustong makuha sa Diyos. Kaya ako naglilingko dahil meron akong gustong makuha sa Diyos. Hindi yung makuha, kundi yung maibigay. Yun ang honoring. Honoring God means that I must keep Him as the one I please. Ang pagpaparangal sa Diyos, laging isinasaisip o kailangang isaisip na siya ang kinakailangang sumaya dito. Siya yung mapi-please. Sabi dito sa verse 28, kaya ngayon inihahandog ko po siya sa Panginoon. Maglilingkod po ang batang ito sa Panginoon sa buong buhay niya, pagkatapos ay sumamba sila sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang nagbigay, siya lamang ang dapat parangalan.
Ito ang ginawa ni Hannah. Sa lahat ng ibinigay ng Panginoon sa atin, sa lahat ng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, sino ang pinaparangalan natin? Sino ang pinapasaya natin? Yun yung malaking tanong. Kaya nga mga kapatid, siyempre ang pinag-aaralan natin dito, I will honor God. Yan ang buong tema natin. Ngayon ang pinag-uusapan natin, itong mga kasaysayan ni Hannah. Them that honor me. Sila na nagpaparangal sa akin. Itong pamilya ni Hannah. Kaya honoring God means that I must keep Him as the one I please. Siya lamang ang aking pasasayahin. Siya lamang ang aking pararangalan. Kasi siya naman talaga ang nagbigay. Pagkatapos umuwi si Elkanah, asawa ni Hannah, tatay ni Samuel, at ang sambahayan niya sa Rama. Pero iniwan nila si Samuel para maglingkod sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli na pare. Ang sakit-sakit kaya nung iwan mo yung anak mong matagal mo nang ipinalangin? Sinong naalala ninyo? Si Abraham. Pero si Abraham, iba, papatay niya mismo yung anak niya, si Isaac. Pero ito, alam nilang buhay, iiwan lang nila doon sa templo. Para doon na siya lumaki, doon na siya tumanda. Kasi, ang nasa isip nila, yung karangalan ng Diyos. At hindi yung sarili nilang kasiyahan. Kaya yung pamilya ni Elkanah, pagkatapos nilang maghandog sa templo, umuwi na sila. Naiwan ang handog, pati si Samuel. Honoring God means that I must keep Him as one I please. Ito naman ang honoring self. Means I will keep self as the one I please. Yung isa, pinaparangalan ng Diyos. Yung isa, yung sarili. Tingnan natin. Ito na. Nagsalita na ang Diyos. Meron siyang sinugo para magsalita kay Eli. Ipapaalam kay Eli na masama ang ginagawa ng kanyang mga anak. Ito. Verse 29 ng chapter 2 ng 1 Samuel. Bakit pinag-interesan pa ninyo ang mga handog na para sa akin? Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi ba sa simula't simula pa lang, meron na kayong parte, meron na kayong bahagi sa mga handog? Kasi pag naghahandog sa templo, merong bahagi talaga ang sa pare. Eh bakit pa ninyo pinag-interesan, meron na kayong parte, bakit pa ninyo pinag-interesan ang para sa Diyos? Bakit mas iginagalang mo pa? Sabi noong sugo kay Eli, si Eli ang kausap dito, bakit mas iginagalang mo pa, Eli, ang mga anak mo kaysa akin? Ganda, no? Bakit mas mahalaga pa ang sinasabi ng mga anak mo, ang opinyon ng mga anak mo, kaysa sinasabi ko? Yan ang sinasabi niya kay Eli. Hinayaan mong patabain nila ang kanilang mga sarili ng pinakamagandang bahagi ng mga handog ng mga mamamayan kong Israelita. Talagang sagana sila. Kurap eh. Kaya ito, honoring selves involves keeping back the best for our pleasure. Bakit ba kinuha mo pa yung hindi para sa'yo? Meron ka ng para sa'yo. Parang yung tayo niya gahandog. Ilang porsyento ba ang naiiwan sa atin? 90? Magkano sa Diyos? 10? Ito ang reklamo ng Diyos. Meron ka ng 90, bakit kinukuha mo pa yung 10? Oh, sige, palit tayo. Akin yung 90, sa'yo ang 10. Baka masyahan ka na noon. Lalo naman sigurong hindi, ano? Ito ang sinasabi ng Panginoon. Meron ka ng 90, pinag-interesan mo pa ang 10. Oh, mga kapatid, kumusta na? Kumusta na? Meron ka ng 90%. Huwag mo nang pag-interesan yung 10. Masama yun. Sabi ng Panginoon, meron ka nang bahagi. Kasi bakit? Kailangan ko.
Talaga nakapokus sa sarili. Honoring God involves acceptance of life's challenges. Yung pagpaparangal sa Diyos. Tinatanggap natin yung mga hamon ng pagbabago sa buhay. Meron talagang mga pagbabago sa buhay. Sino mag-aakala na biglang-bigla ganito ang ating sitwasyon ngayon? Magdadalawang taon na. Ako yung inip na ay. Pero kasama ito sa pagpaparangal sa Diyos. Bakit? Ah, sige. Sa sitwasyon natin ngayon, kumusta na yung spiritual life natin? Yung level. Bumaba, tumaas. Stagnant? Mas mabuti na tayong stagnant. Ano? Pero tanda natin mga kapatid, ang stagnant ay nabubulok. Kahit stagnant water, mabubulok yan. Kasi stagnant. Pero kapag tinanggap natin ang mga hamon sa buhay, ito ang mangyayari. Si Eli kasi, at si Samuel, magkasama sa isang tahanan, kasi iniwan na nga si Samuel, ano? Nung natutulog si Samuel, nakarinig siya ng tinig, tinatawag siya ng Diyos. Sabi ng Panginoon, Samuel, Samuel, bumangon si Samuel, pumunta kay Eli. Tinatawag po ninyo ako. Aba, hindi kita tinatawag. Bumalik ka na sa higano at matulog ka. Pangalawang beses, tumawag uli ang Panginoon, Samuel, Samuel, bumangon uli si Samuel, pumunta kay Eli, tinatawag po ninyo ako eh. Hindi talaga. Matulog ka na. Pangatlong beses, Samuel, Samuel, pumunta uli kay Eli. Talaga pong tinatawag po ninyo ako. Hindi nga, eh ganito ang gawin mo. Kapag tumawag muli, sabihin mo ganito, Panginoon, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Tumawag uli ang Panginoon, Samuel, Samuel. Magsalita po kayo, Panginoon, nakikinig po ang inyong lingkod, sabi ni Samuel. Nagsalita ngayon ang Diyos. Sabi niya, itong si Eli at ang kanyang pamilya, paparusahan ko dahil masama sila. Si Ophni at si Phinehas, sabay silang mamamatay. Yung dalawang anak niyang masama, yung gumawa ng tinidor. Mamamatay silang pareho at ang lahi, lahat ng lahi nila, parurusahan ko. Magmula ngayon, lahat ng magiging lahi nila, mamamalimos ng pagkain. Kasi sa pagkain sila na ano. Mula ngayon, mamamalimos sila ng pagkain. At wala nang magiging katulad nila. Natulog na si Samuel, gumising siya, tinanong siya ni Eli. Samuel, halika nga. Bakit po? Ano ang sinabi sa iyo ng Panginoon? Eto na. Bakit acceptance of life challenges? Ang tahi-tahimik ng buhay ni Eli noon. Ngayon ni Samuel. Ngayon kinakausap na siya ng Diyos at kailangan niyang magtapat. Kailangan niyang magtapat ito. Ipinagtapat nga ni Samuel ang lahat sa kanya kay Eli. Wala siyang itinago at sinabi ni Eli, siya ang Panginoon. Gagawin niya kung ano sa tingin niya ang mabuti. Kasi sinabi na ni Samuel kung anong mangyayari sa pamilya niya. Ipinagtapat ni Samuel. Ito yung pagbabagong nangyari sa buhay ni Samuel. First time niya, kasi hindi niya kilala yung tinig ng Diyos, first time niyang marinig. Magmula noon, magbabago na ang kanyang pamumuhay. Lagi na siyang kakausapin ng Diyos. Hindi na si Eli. Kaya yung pagpaparangal sa Diyos, tinanggap niya. Sabi niya, Panginoon, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Tinanggap niya na may magbabago sa kanyang buhay. Ito namang mga iba naman.
Tingnan natin yung kay Eli, ha? Ay yung kay Samuel. Honoring God involves an acceptance of life's challenges. Honoring self may give lip service to obeying God, but that is all. Si Samuel, pinamuhay niya yung pagpaparangal sa sarili. Ano lang, labi lang ang nagpaparangal, pero hindi ang buhay. Tingnan natin. Matandang-matanda na si Eli. Nabalitaan niya ang lahat ng kasama ang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Nalaman rin niya ang pagsiping ng mga ito sa mga babaeng naglilingkod sa mga pintuan ng tolda ng tipanan. Hindi lamang sila kurap, immoral pa. Kasi may mga babae na naglilingkod sa templo, sinisipingan ng mga anak ni Eli. Eh, nabalitaan ni Eli. Ano sinabi niya? Kaya sinabihan niya ang mga ito, nabalitaan ko sa mga taong lahat ng kasama ang ginagawa ninyo. Bakit ninyo ginawa ang mga bagay na ito? Mga anak, tigilan na ninyo ito dahil hindi maganda ang nabalitaan ko tungkol sa inyo mula sa mamamayan ng Panginoon. Dito sa verse na ito, makikita natin na sinabihan nga ni Eli. Pero alam ba ninyo na hindi nagbago ang mga anak niya at hanggang doon lang sa sinabihan niya, wala siyang ginawang aksyon. Hanggang salita lang si Eli. Hanggang salita lang. Kaya yung honoring self, hanggang salita lang ang pagpaparangal at pagsunod sa Diyos. Katulad ni Eli, hanggang salita lang. Magaling lang siya sa salita. Pero wala siyang ginawang aksyon para pigilan yung kanyang mga anak. Kaya ang nangyari, sinabi ko sa kanya na parurusahan, ito na ang Panginoon, sinabi ko sa kanya na parurusahan ko habang panahon ang sambahayan niya. Dahil pinabayaan niya ang mga anak niya sa mga ginagawa nilang paglabastangan sa akin kahit alam niya ang tungkol dito. Kahit alam ni Eli na nilalabastangan ng kanyang mga anak ang pangalan ng Panginoon, wala siyang ginawang hakbang. Hanggang salita lang. Eh kung hanggang salita lang ang pagpaparangal sa Diyos, tanda natin lagi na hindi malinin lang ang Diyos. Alam niya yung salita lang. Ang gusto ng Diyos, nakapagbabago siya ng buhay at hindi lang sa salita. Kaya them that honor me, yung mga nagpaparangal sa kanya, yung katulad ng pamilya ni Elkana. Yung hindi nagpaparangal sa kanya, yung katulad ng pamilya ni Eli. Katulad ni Eli, na hanggang labi lang ang pagpaparangal sa Diyos at hindi nagresulta sa kanyang buhay. Ang gusto ng Diyos, pinaparangalan natin siya at siya lang. Ang gusto ng Diyos, yung mismong buhay natin, na kahit anumang hamon sa buhay, nagiging hamon ito para tayo lumago. Lumago sa pagpaparangal sa Kanya. Sa mga susunod na linggo, maintindihan natin yung pagpaparangal sa Diyos. Saan man tayo naroon, ano man ang ginagawa nating paraan para sumamba sa Diyos, iisa dapat ang layunin, parangalan siya at hindi ang sarili. I-satisfy siya at hindi ang sarili. Sinimulan natin ngayon, them that honor me, sila na nagpaparangal sa akin, lumilimot sa sarili, ang iniisip nila ay ang karangalan ng Diyos. Tayo lahat ay tumayo at tayo mananalangin. Kung hindi man madalas, Panginoon, o baka akong pagkamisan, nawawala ang aming
kaisipan sa pagpaparangal sa inyo, sapagkat ito ay natutuon sa aming sarili. Minsan, Panginoon, natutuon ang aming pansin sa mga bagay na aming pinag-aalala. Yun namang palang pinag-aalala namin ay hindi naman dapat ipangamba. Dahil sa sobrang pangamba, Panginoon, dahil sa sobrang takot, nawawala na ang pagtitiwala sa inyo. At dahil nga doon, sa nawawala ang pagtitiwala sa inyo, nawawala na ang tunay na pagpaparangal sa inyo at sa inyong magagawa. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, sapagkat kung pagkamisan ay sinasakop kami ng pangamba at hindi ng pananampalataya. Kung pagkamisan ng parangal ay nalilimutan namin na ibigay sa inyo. Sa aming buhay, inihiling po namin na ikaw ang maparangalan. At yun ay sa pamagitan ng iyong tulong. Tulungan niyo po kami, bawat kilos po namin, bawat pagsambit ng mga awit, bawat paglilingkod na gagawin po namin ay para sa inyong karangalan at hindi para pasayahin ng aming sarili. Sa mga susunod na araw, Panginoon, tulungan niyo po kami ng aming buhay, araw-araw ay maging karangalan po ninyo. Hindi po namin magagawa ito sa ganang sariling sa amin, kundi sa tulong ng banal na Espiritu. Maasa po kami, Panginoon, ng iyong salita, hindi po namin malilimutan sa oras na ito. Sa pangalan po ni Jesus, kalakip ng Espiritu Santo. Amen. Muli po nating alalahanin ang sakripisyo, ang pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ganito po ang sinasabi sa kanyang huling hapunan, "Ako ang tinapay mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang mga tao sa mundo ay walang iba, kundi ang aking katawan." Nagtalo-talo ang mga Hudyong nakikinig kay Jesus. Sinabi nila, "Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang katawan para kainin?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako namay sa kanya. Ang Diyos amang nagsugo sa akin ang pinagmumulan ng buhay at dahil sa kanya ay mabubuhay ako. Ako ang tinapay mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain ng inyong mga ninuno, dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay
purihin natin ang pagkabasa ng pagkasalita ng ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming banal, pinupuri at patuloy ka naming pinasasalamatan. At buong puso po naming itinataas ang lahat ng papuri sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong awa, dahil sa iyong habag, kami ay narito, taglay ang biyayang pagpapalang buhay, Panginoon. Hindi lamang sa pisikal na kalagayan, kundi bagkos sa espiritual naming kalagayan. Salamat, Panginoon, sa pag-asa na ibinigay mo sa amin. Salamat sa matyaga mong pagmamahal sa kabila ng aming mga pagkukulang at sa kabila ng aming mga kamalian. Salamat sa kalooban mo na napakabuti. At ngayon, Panginoon, narito kami upang tanggapin ang mga simbolo, ang kalarawan ng katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus, na kung saan, Panginoon, ito ay nabayubay, naparusahan, nahirapan dahil sa amin na mga makasalanan. Lagi naming aalalahanin ang pagkakataong ito na meron kaming Panginoong Diyos na nahabag sa amin at merong Panginoong Hesukristo na siyang nagbata, na siyang nagpakahirap upang kami ay maiahon sa kasalanan na aming nakasadlakan. Ama naming banal, lagi po namin itong isa sa isip at isa sa puso. At dalangin namin, Panginoon, na sa pagtanggap namin ng mga simbolong ito, ay lagi naming maging gabay ito sa aming buhay, na maging karapat-dapat nawa ang aming kalooban, ang aming kaisipan, at ang aming maibabalik ay ang patuloy na pagsunod sa iyong kalooban, ang pagsasabuhay sa mga aral, sa bawat mensahe na aming narinig at tinatanggap. Ama naming banal, maraming marami pong salamat. At nawa, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maging tama ang kaloob at kaisipan bago namin tanggapin ang mga kalarawang ito mula sa iyo. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming dalangin, papuri at patuloy na pasasalamat sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng Banal na Espiritu. Amen. Sa atin pong pagkakaloob sa ating Panginoon, atin pong tunghayan at pakinggan ang ilang mga talata na magiging gabay po natin para sa tamang kalooban
ng ating pagbibigay at pagkakaloob sa Kanya. Atin pong pakinggan ang ilang talata mula sa Kawikaan, Kabanata 3, talataang 9-10. Ganito po ang sinasabi. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Sa Diyos ang papuri sa pagkabanggit at pagkarinig na kanyang mga salita, tayo po'y sama-samang manalangin. Muli, Ama naming banal, kami ay narito at kagalakan ng aming mga puso na kami ay makapagbigay sa iyo, makapaghandog, Panginoon, mula sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Itong mga bagay na ito, Panginoon, ay kinikilala naming buhat sa iyo. At dahil dito ay patuloy naming nararamdaman na hindi mo kami pinababayaan. Salamat, Ama, sa buong isang linggong nagdaan na kami ay iyong iningatan, patuloy na binibigyan ng buhay at kalakasan, at binibigyan din ng mga biyaya at pagpapala na siyang nagagamit namin sa aming pamumuhay. Ama naming banal, bago po kami magkaloob, ay tulungan mo po ang bawat isa sa amin na magkaroon ng tamang kalooban. Kalooban na hindi namin ginagawa ang mga bagay na ito upang kami ay magkaroon ng kagalakan sa aming sarili, kundi naway ang makita mo sa aming mga puso na ginagawa namin ang mga bagay na ito, walang iba kundi ikaw'y papurihan, ikaw ang parangalan at luwalhatiin. Muli, Ama, salamat sa mga biyaya na kinabubuhay namin, na ipinagkaloob mo na hindi mo kinalilimutan. At sa mga bagay na ito, Panginoon, sa mga biyayang ito rin naman, naway dito rin namin makuha yung mga bagay na pwede naming itulong at pwede naming igabay sa aming kapwa, Panginoon. Na nawa, Panginoon, padaluyin mo rin sa amin ang mga biyayang ito upang kami rin naman, Panginoon, ay maging instrumento hindi lamang sa paglilingkod sa iyo, kundi ganun din sa pagtulong sa aming kapwa. Ama naming banal, muli, sa iyo po namin itinataas ang lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming samit dalangin sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng Espiritu. Amen. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Give hope, you restore.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mapagpala at mapagmahal. Lubos po ang aming pasasalamat, Panginoon, sapagkat ngayon at sa mga nakaraang araw ay hindi niyo po kami pinabayaan. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay at mga pagpapala na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Sa pagkakataon pong ito, Ama,
itinataas po namin ang inyong pangalan. Tunay nga po na ang lahat ng ito ay sa inyo po nagmumula. Ang lahat ng mga mabubuting bagay ay kayo po ang nagbibigay sa amin. Muli po, Panginoon, sa pagkakataong ito, idinudulog po namin sa inyong harapan ang amin pong mga kapatid na magpahanggang ngayon ay may karamdaman. Dito man po sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, tulungan mo po sila, O Diyos, sapagkat ang kagalingan po nila ay sa inyo lamang po namin makakamtan sa tuwina. Wala po kaming magagawa, kundi ang sila po ay idulog po namin sa inyo. At naniniwala na ang kagalingan nila ay kayo po ang magbibigay. Ganon din po, Panginoon, ngayon pong darating o ngayong araw pong ito, ay mararanasan na naman po namin ang tinatawag na ECQ at GCQ. Loobin mo po, O Diyos, na kayo po ang patuloy na magpala sa amin ng aming mga pangunahing pangangailangan mula sa pagkain at maging sa hanap buhay na kung saan ay siya naming magagamit upang matustusan ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Loobin din po ninyo, O Diyos, na kami po ay maging masunurin sa mga kinauukulan upang sa gayon ang aming pamahalaan ay makapagpatupad ng naaangkop para sa kapakanan ng nakararami. Tulungan mo po, O Diyos, ang aming mga pinuno mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang namumuno ng aming bayan. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, karunungan na kung saan ang mga ito ang kanilang magiging kapangyarihan upang kami po ay kanilang maproteksyonan sa nal dumarating at lumalaganap na Delta variant na ito. Tulungan mo po ang aming mga health workers, Panginoon. Sa kanila po kami umaasa ng mga first aid na kailangan namin upang ang lahat ng ito po ay amin pong mapaglabanan. Ang sakit na ito na kumakalat ngayon ay tulungan mo po ang bawat isa na ito po ay masolusyonan. Naniniwala po kami, Ama, na hindi niyo po kami pababayaan. At dalangin po namin sa tuwi na kayo po ang patuloy na sumaamin, patuloy niyo po kaming patnubayan at lagi po kayong nasa aming tabi sa mga susunod pang araw. Ang lahat po ng ito ay amin pong idinadalangin sa ngalan po ng Panginoong Jesus at sa banal na Espiritu Santo. At para po sa ating pagpapala, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo nang walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kalwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. God bless.